Kung ako nga po ang tatanungin, malinaw na malinaw po sa akin kung sino ang may prueba na magsasakripiso. At wala akong para sa akin wala iba yung hindi si Mar Roxas at si Leni Robredo. And with that, President Noynoy Aquino turned his meeting with about 1,000 Filipino Americans at the Hilton Hotel in Los Angeles into a campaign rally for the May 2016 elections. There are about 200,000 registered overseas absentee voters in North America, a number perceived to be influential if it could sway votes of family and friends back in the Philippines. Something that could help Liberal Party standard bearer Mar Roxas, who is trailing at third or fourth place in recent presidential surveys. Kayo pa rin po ang aking lakas, kayo pa rin ang aking mga boss, at tayo nga po ang sama-sama sisiguro na ang lahat ng ating pinaghirapan, ang lahat ng ating nasimulan ay magpapatuloy at lalo pang lalawak at yayako. Aquino's pitch, the continuation of economic reforms and programs for good governance through the next administration. Some members of the Fil-Am community were convinced. Presidente na nakapagpakulong pa pagpari sa pwesto ng mga matataas na pagpulang. Siya lang yun. And hopefully, yung mga susunod na maging presidente ay katulad niya. But some are not taking the president's endorsement hook, line, and sinker. Oo, talaga gusto ko pang makarinig man ng marami pang mga talumpati at sana marami pang private forum ano, o fora na mangyari. Kasi minsan pagka nasa entablado, maganda talaga yung malayang diskusyonan. This Filipino-American from Texas expressed some fears about the integrity of the upcoming elections. Takot ako kasi alam ko maraming nating kababayan na nabibili boto ganon. So I hope yung mga registered absentee voters dito sa states bumoto para malakas ang pwersa na. Aquino's last trip to the U.S. as Philippine President ended with a campaign pitch for his May 2016 election bets, Mar Roxas and Leni Robredo. Aquino hopes that his administration's achievements will be enough to convince the Filipino-American voter. Paul Henson, ABS-CBN News, Los Angeles.